Signore, ti amo. Huwag kang mag-scroll. Ipaliliwanag ko sa iyo ang mga huling kataga ni Pope Benedict XVI bago siya pumanaw. Signore, Panginoon, ti amo, mahal kita. Ito'y nagbigay ng kabuuan sa buhay at misyon ng ating pumanaw na Santo Papa. At nakatugma rin ito doon sa katanungan ni Jesus kay Simon Pedro nang tanungin niya, "Do you love me? Mahal mo ba ako?" Tugmang-tugma po ito sa ating pagdiriwang ngayon ng Epiphany Sunday, ang Ebanghelyo galing sa Matthew 2 verse 1 to 12. Sapagkat ang ibig sabihin ng Epiphany ay isang pagpapakita, isang divine revelation, pagpapahayag. At ano ang nais ipahayag sa kwento ng tatlong pantas o wise men na ginabayan ng tala patungo sa paghahanap sa hari o mesiyas na kanilang sinamba? Mula sa talang ito, nakarating sila sa Bethlehem at nakita ang sanggol at nagpatira pa at sinamba si Jesus at nag-alay ng ginto, frankincense at mira sa gisag ng pagiging hari ng Diyos at ng pagiging tao. Sa makatuwid, ang mga pantas na ito na galing sa silangan ay nagpapakita ng pagpapahayag, Epiphany, na si Jesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo, na si Jesus ay para sa mga Hentil o para sa lahat. Para sa lahat ng bansa. Siya ay Diyos ng lahat. Kaya't anong tugon natin sa imbitasyon na ito ni Jesus? Tulad ng tugon ni Pope Benedict XVI, "Panginoon, mahal kita." Alam nyo dun sa funeral mass ni Pope Francis kay Pope Benedict, ang huli niyang nasabi ang mga katagang ito, "Benedict, matapat na kaibigan ni Jesus, the bridegroom, naway mapuno ka ng galak habang naririnig mo ang kanyang tinig ngayon at magpakailanman." Marami pong salamat sa inyo at pagpalain kayo ng buong may kapal. Let us share ang ating social media account sa YouTube, sa Facebook at lalo sa TikTok. Pagpalain kayo ng buong may kapal.